Digmaan sa Russia at Ukraine. Umiinit na labanan ng Israel at Hamas. Tensyon ng China at India. At nagiging marahas na ang aksyon ng China sa West Philippine Sea. At hindi naman maaaring panoorin lang ito ng USA. At matindi ang kompetensya at labanan sa dalawang malaking bansang ito, ang Amerika at China. Kaya sa nangyayaring ito, posibleng sumiklab ang matinding digmaan. Malinaw na ang mga kilos ng US at China ngayon at sa mga nakaraang dekada ay pagpapalakas at pagpapatindi sa nalalapit na digmaan. Gaano na nga ba kalakas ang China? Kaya na ba nito ang Amerika? At kung maganap ang digmaan, paano pinaghahandaan ng Amerika na talunin ang China? Yan ang ating aalamin. Military comparison ng US at China. Nangunguna sa listahan ng top 10 powerful countries in the world by military strength ang United States na may power index na 0.0699 at estimated total military personnel na aabot sa 2,127,500. Ang US ay may hawak na 13,300 aircrafts kung saan mahigit 900 dito ay mga attack helicopters. Mas marami lang ng higit sa 1 million ang human military forces ng China na nasa 3,170,000. Ngunit sila ay pumapangatlo sa listahan sunod sa Russia. Sa kasalukuyan, ang China ay may hawak na 3,166 aircraft at 4,950 na mga tangke bilang kanilang mga pangunahing resources sa digmaan. Samantala, nangunguna ang China sa Estados Unidos sa bilang ng mga warship na kanilang hawak. Humigit kumulang 350 laban sa 300 ang ratio ng mga sasakyang pandigma. Ang mga dry dock ng China ay patuloy na naglalabas ng mga bagong warships halos linggo-linggo, lalo na ang mga patrol missile boat, corvettes at frigates. Gayunpaman, mas malalaki ang mga bapor ng Estados Unidos. May mas magagandang sistema sa depensa at opensa at ginagawa ng mga tauhang mas may karanasan sa pagbuo nito. Sa aspeto naman ng command at military intelligence, highly sophisticated o di hamak na mas organisado ang chain of command ng US para sa kanilang long-range aviation platforms sa South Korea, Japan at Guam. Kasama na ang mga warships at submarines o mga pandigmang sasakyang pandagat. Ngunit kung isiping mas marami ang air, water at land platforms ng China kumpara sa US na may mas mataas na quality lamang ng assets, ito ay laban ng quality versus quantity. Samantala, mas pinarami at mas pinaganda ng China ang quality ng kanilang puwersang nuklear. Nag-improve ang survivability ng kanilang mga ballistic missile submarines at road mobile missiles. Pero sa kabila ng mas pinaigting na Chinese nuclear force, nananatiling superior ang US sa aspetong bilang ng mga warheads sa tinatayang 13-to-1 ratio. Mga kaalyadong bansa, matagal nang nararamdaman ng US na sila ay mas malaking advantage kumpara sa China kung pag-uusapan ang network ng kanilang alyansa, partnerships at mga kaibigang bansa sa buong mundo. Sa Asia, sila ay suportado ng Japan na may third largest economy, ng Australia na may mahuhusay na naval forces, South Korea, Singapore, Pilipinas, Indonesia at marami pang iba. Patuloy din nilang pinapalakas ang kanilang kooperasyon sa India sa tulong ng Quad Concept o apatang alyansa ng US, Japan, Australia at India. Pero ang tanong, ilan sa mga ito ang tutulong sa Amerika kung sakaling umatake ang China? Hindi naman papayag ang China. Sa katunayan, taktika at estratehiya ngayon ng China na palakasin ang sistema ng partnerships at cooperations sa Asia at Silangang Afrika sa tulong ng Belt and Road Initiative na nagtatayo ng mga daang pangkalakalan sa mga kontinenteng ito. Ang pinakamahalaga, pinagtitibay din ng China ang kanilang relasyon sa Russia na pumapangalawa sa may pinakamalakas na military power sa buong mundo sa pamamagitan ng madalas nilang military exercises. Mga karagdagang pwersang militar. Kung pag-uusapan ang geographical advantage, ang posisyon ng China sa South and East Asia Seas na potensyal na maging epicenter o sentro ng digmaan sa pagitan ng US ay pabor sa kanila. Mas mabilis silang makakapag-supply ng langis, ammunitions, military aids at karagdagang pwersa sa lugar na ito kaysa sa US
dahil din sa limitadong saklaw ng kanilang kapangyarihan sa mga base nila sa mga karatig bansa na kanilang kaalyado. Ang linya ng mga artificial island na itinayo ng China sa South China Sea ay mabisang pangontra din ng China sa naval at aerial bases ng US sa South Korea, Japan at Guam. Sa katunayan, tinatawag ng US Navy ang 10 Chinese islands doon hindi bilang artificial islands, kundi bilang mga unsinkable o hindi lumulubog na aircraft carriers. Bilang estratehiya laban sa mga artificial islands na ito, iniisip ng US na mag-deploy ng US Marine Special Forces sa mga islang yon bilang opensa sa tulong ng kanilang mga alyansa sa umpisa pa lang ng laban. Panghuli, ang tagumpay ng digmaan sa modernong panahon ay labis na naiimpluwensyahan ng kung sino sa US o China ang mas may maganda o malakas na teknolohiya. Sa aspeto ng submarines, military satellites sa space at bilang ng mga offensive at defense cyber tools at unmanned vehicles, nangunguna ang Amerika. Pero humahabol ang China at ayaw magpadaig. Bilang may second largest world economy, ginamit nilang advantage ang artificial intelligence, paggawa ng hypersonic cruise missiles, mga mangilan-ngilang cyber attacks at monitoring sa internet ng Amerika, at ang umuusbong na quantum computing. Pahayag ito ng National Commission on Artificial Intelligence na nagsasabing may bahagyang advantage pa rin ng United States pero ito ay napakaliit na lamang. Epekto ng magiging digmaan. Ang pandaigdigang epekto ng digmaang US-China sa hinaharap ay isang sakuna na higit pa sa Russia-Ukraine War. Ang paggamit ng isang liberal society o malayang lipunan noong World War I at II ay pinaglaban sa pamamagitan ng gyera. Ngunit ang gyera din mismo ang sumisira sa liberal societies dahil sa pagkalat ng otoridad at totalitarian figures gaya ni Adolf Hitler ng Germany. Ang pag-angat ng Beijing nitong mga nagdaang dekada ay nagdulot ng pangamba at mga prediksyon ng potensyal na labanan, lalo na sa usapin sa teritoryo ng pinag-aagawang South China Sea o West Philippine Sea, kung saan ang Amerika ay may military base sa Pilipinas at ang Amerika ay nakikialam sa away teritoryo ng China at Pilipinas bilang bahagi ng kanilang defense treaty. Hindi papayag ang US at China na tanggapin ang pagkatalo sa limitadong palitan lamang ng missiles at air attacks. Babala ng mga eksperto, ang tensyon ay maaaring kumalat sa rehiyon ng Asia-Pasipiko, partikular na sa dagat ng China, Taiwan, at mga naval at air bases ng Amerika sa Pilipinas, Taiwan, Hawaii, Japan at South Korea. Posibleng punteryahin ng China ang mga pag-aari ng US sa Asia-Pacific, gaya ng ginawa ng Japan noong World War II nang binomba nito ang Pearl Harbor sa Hawaii upang pahinain ang pwersa nito. Kapag nangyari ito, mapipilitan ding umatake ang US, kaya ang dami ng mga mamamatay at pagkasira ng ari-arian ay hindi maipapangakong mabababa kesa inaasahan. Ang pressure sa pagitan ng Beijing at Washington ay taas at nakikitang wala itong sasayangin na panahon upang huminto. Ang paggamit ng nuclear weapons ng China at Amerika hindi rin imposible at ito ang magiging pinakamalalang sakuna sa kasaysayan ng mga digmaan. Inaasahan ding tatagal ang ganitong klaseng digmaan at makakaapekto sa kalakalan ng mga bansa na umaasa sa rutang pandagat sa Pasipiko. Kung sakali, ito raw ang ituturing na first major conventional war sa modernong panahon sa pagitan ng dalawang bansang armado ng malalakas na nuclear weapons. Sa nakikitang mga datos, malaki ang posibilidad na manalo ang Amerika at mga allied countries nito. Subalit ang panalo nito ay temporaryo lamang. Kung bumagsak ang leader ng China, hindi tatanggapin ng mga Chinese ang resulta ng labanan. At gaya ng nangyari sa mga talunang Germans pagkatapos ng World War I, posibleng sila ay magreorganisa o magpalakas ng pwersa at magsama-samang muli para sa isang layunin. Isang rematch ng digmaan. Pero sa nakikita ng mga eksperto, hindi prioridad ng US ang gumastos ng bilyon-bilyong dolyar sa digmaan. Sa halip, ay ilulunsad nila ang pagtaguyod ng kapayapaan sa umiinit na rehiyon ng Asia-Pasipiko. Malalamangan kaya ng China sa 2034 ang US sa mga aspetong pandigmaan. Handa kaya ang mundo sa pagdating ng World War III? I-like ang video na ito at i-comment ang iyong mga sagot sa ibaba.